So guys, ayan yung Hotel Snow Lavender. At ito, yung nakapaligid sa kanya. Napakamahal talaga. Ito yung pinakamurang hahanap ko. At doon, tatawid tayo dun sa kabilang side. Doon yung mismo MRT station. So kakakita ko lang mismo room point. Bilis na gulat ako. Hello guys! So for today is mag-move na tayo sa new hotel and aalis na tayo dito sa ating previous hotel, which is ang Muji Style Hotel na Jeep Hotel dito sa Orchard. And guys, lilipat tayo sa much cheaper and pero maganda din naman according sa mga reviews na nababasa ko online. Kaya ngayon, tara, mag-check out na tayo. Okay, lilipat na tayo sa new hotel. A few moments later. Ito ang aking bagong hotel na matatagpuan dito sa Lavender, ang Hotel Snow Lavender. Actually, ito yung pinakamurang nahanap ko na budget solo room hotel and mamaya ipapakita ko sa inyo yung surroundings ng hotel na to. And guys, mayroon silang elevator. Tara! Buti na lang guys, may elevator sila kasi wala silang elevator. Hindi ko alam kung paano ko to bibit-bitin. Napakabigat, 30 kilos to. And guys, ayun. Ngayon, kapahinga na muna ako ng konti and i-room tour ko kayo. Then after nun is, aalis na ulit tayo. Here, 306. Ito na na-assign sa atin, 306. Yun. So, kakakita ko lang mismo room po. And grabe, guys, nagulat ako. Akala ko, ay, tignan nyo. Kasi kanina, ito yan. Akala ko, yan lang yung mismong aircon. So, nagduta akong gano'n. Sabi ko, hala, wala man lang aircon. And guys, ito pala yung aircon. And tignan nyo kung gano'n lang kaliit. Sobrang liit. Kung gaano kalaki yung hotel ko noong una, gano'n naman kinaliit yung hotel ko ngayon. Guys, yung pinto, then ito yung keycard, then ito yung switch ng ilaw. So, pag nakapatay, ayan, patay siya. And pag nakabukas, ganyan yung itsura. Isipin nyo naman, tignan nyo, ganyan siya guys, kaliit. And dito may TV, tapos dito meron sila electric kettle, meron sila padalawang water, ayan, remote ng aircon. Tapos ito may blower, tapos meron sila yung partition na dalawa, at least dalawa yung tissue. And guys, ayan, tignan nyo, ito na yung mismong kama. Single bed siya. And isipin nyo, yun yung maleta ko. So yung maleta ko guys, large size yan. And sakto lang yung space dito sa gilid. So, ganun lang talaga kaliit. And, ayan, tignan nyo. Meron sila ditong pa-duvet, tapos pa-towel, tapos isang unan. And, ayan, sakto lang talaga sa mga gamit ko. And ito, meron silang pabasurahan. At, syempre, meron sila ditong maliit na CR. Like, guys, sobrang liit. Tignan nyo. Ito yung pinaka-sink. Tapos, ayan. Sobrang budgeted. What I mean is, sobrang maximize yung space dito sa hotel na to. Sobrang mura niya. And huwag akong mag-expect kasi sobrang mura nga talaga ng hotel. Pwede na siya sa solo traveler. Kung ang maleta nyo ay parang carry-on luggage lang. O yung parang maliit na maleta lang. Pero kasi pag malaki maleta, parang hindi nga din kasya dito yung sa simpleng space na to eh. Maleta kung sobrang laki. So, yun guys. Pero guys, okay na rin siya kasi yung price nito is ayan, yung nakuha ko. Ayan, ilalagay ko dyan sa ibaba. Kasi compared sa ano, sa mga ibang hotel dito is napakamahal talaga. Ito na yung pinakamurang nahanap ko. Pero yung pinakamurang na yun, parang ang mahal-mahal pa rin niya. Kasi kung ikukumpara mo siya sa mga hotel ng Pilipinas, hotel sa Thailand, hotel sa Indonesia, sa Bali, sa Taiwan, mas mahal pa rin to guys for 3 days lang. Nakuha ko ata ito ng 9,000 to 10,000. Tatlong araw lang. Isipin nyo kapag ka sa Bali yun o sa Thailand is good for 1 week. Yung pwede pang i-maximize hanggang 1.5 weeks yung presyo na yun. Pero okay na din. Hindi naman ako nag-expect yung sobrang mura nga. And papakita ko sa inyo pa yung mga ibang features. At mayroong exhaust na napakaliit doon. Tapos ito, may heater siya. Okay naman yan. At ito, mayroong pa shower. And ayan, pa mat na ganyan. Pero isipin nyo ito, maliligo kayo. Tapos ito lang yung space nyo. Medyo maliit siya, pero pwede na din siyang pagtiyagaan. At ayun yung parang drainage niya. At meron ditong ganito. Ang tawag doon, yung pang-alulod ba tawag dyan? Hindi ko alam guys. Pero at least, ang ginusto ko dito guys, may bidet kumpara dun sa previous hotel ko. Check nyo na lang sa previous video na walang bidet doon. Pero maganda, ito naman maliit pero may bidet. So diba, tayo na mamili. Ayan, meron din silang pa hair conditioner and body gel. O diba? Tapos, ayan, tingnan natin. Oh, malakas yung pressure ng water. Malakas naman. Tapos dito sa air na to, merong sabitan. Kung gusto niyo isabit, yan yung towel nyo. Pwede. And guys, malamig yung aircon. Ayan yung aircon niyo. Isipin nyo, ayan yung aircon. Tapos tumatama siya dito. Tumatama din siya dito. Kaya kapag ka, if ever, iisara tong pinto para hindi siya ano, hindi lumabas yung lamig. Ganun. So, yun. Hindi ko alam kung ano yung dalawang switch na yan. Pinagtataka ko, pero ayoko munang buksan. Pero ito, ayan, switch na to. Ito yung pailaw nila na yan. At mayroon ditong
pang USB, tapos may dalawang saksakan na, ayan, on off, ayan. Meron pang charge, tabing-tabi mismo ng kama. Pwede na din siya, guys. Gusto ko din naman siya kasi talagang budget meal lang talaga yung hotel natin ngayon, which is ito talaga pinaka-budgeted na malapit sa train station. So guys, ayan yung Hotel Snow Lavender at ito yung nakapaligid sa kanya. And actually, feeling ko residential area itong side na to. And ayan guys. Ngayon, is pupunta tayo sa MRT station na malapit. So guys, ayan yung hotel ko, yung Hotel Snow. And pupunta kayo sa right side. Doon malapit yung MRT na Hotel Bendemeer. Ayan guys, so may mga kainan dito pala sa kabilang kanto ng hotel. O diba? Maganda na rin. At doon, tatawid tayo dun sa kabilang side, doon yung mismo MRT station. 2,000 years later. Hello guys! So ngayon, ibibigay ko sa inyo yung quick review ko dito sa hotel na pinuko, which is itong Hotel Snow dito sa Lavender. Ang aking review dito ay okay naman for Singapore dahil guys, ito, napakamura nito for solo room. And of course, guys, meron akong sariling CR dito. At aside from that, medyo malapit siya doon sa MRT. And dalawang MRT ang malapit dito. Yung isa, Lavender, at yung isa naman, Bendemeer. Actually, parang same ng distance yung dalawang, ano na yun, yung dalawang MRT na yon. Kaya lang, yung distance na yon, sabihin natin mga 500 meters to 600 meters. Or siguro pinakamalayo na yung 700 meters. So, for Singapore is, guys, medyo malapit na yun kasi dito, uso dito maglakad. And, guys, ang kinaganda dito is doon naman, kung sa Lavender kayo mag-MRT, is meron kayong madadaanan doon na food court, na parang hawker center, na medyo social, ganon. Pero napakamumura ng mga pagkain. It's all around $3 to $6, ganyan. Tapos full meal na yun, parang fully loaded meal na yun sa KFC, parang ganung level, sa Jollibee, parang ganung level. And guys, Chinese, Japanese, Korean, Indian, Pakistani, ganung klaseng food. Like, Western food meron din, pero ang wala lang dun, Filipino food. So, yung food court na yun, ang pangalan nun, as far as I remember, is Koptiam. Koptiam yun. Food court yun ng lahat ng nationalities na yun. And aside from that, sa tabi nga meron doon mga tabing bakery, McDonald's, and yon guys, if ever, na para mas madali nyo malaman, nasa baba siya ng hotel, ng V Hotel Lavender. So yung V Hotel Lavender, katabing lang niya talaga yung Lavender MRT station. And guys, maliban doon sa sinabi ko sa inyo na malapit yung MRT dito at mayroong mga kainan sa tabi dito, eh kaya talagang pinili ko to kasi budgeted tong hotel na to. Kasi naghahanap ako sa Klook and of course sa mga ibang platform din na pwedeng bukan ng hotel na solo room mo and meron kang solo na CR. Kasi guys, syempre, parang okay lang naman yung parang may mga bunk bed or may mga kasama ka. Kapag ka sa Japan ka titira, o sa Japan ka mag-i-stay daw, dahil sa Japan quality na tinatawag nila. Kasi may tendency na kapag ka sa mga hostel, tapos dito ka sa Singapore tutuloy, is parang medyo madumi daw yung CR, ganyan. Pero hindi ko pa naman na-experience, yun lang yung mga napapanood ko sa mga vlogs. Kaya yun, naghanap ako ng medyo mura and medyo maganda. Tapos ito guys, yun. Parang ang nagastos ko dito, ilalagay ko na lang dito sa baba. Parang 9,000 to 10,000. 3 days yun. 3 days yun guys. So yung first 3 days ko kasi doon ako nagstay sa G Hotel or Charge. So ito yung second hotel ko. Mas mura to kumpara dun sa isa kasi doon 20,000 3 days. Pero dito 10,000 3 days. O diba, kalahati agad yung nabawas. And guys, aside from that, is sobrang safe sa paligid na to. Napakadami yung madadaan na mga building na parang residential area. At meron din dun sa kanto na to na parang kainan. Kaya lang, Indian food ata yun o Pakistani food yung nandito sa kanto nito na parang restaurant or eatery. Kaya lang, hindi kasi ako doon mahilig. Kaya, hindi ako kumain. Kaya yun guys, if ever na naghahanap kayo ng budgeted na hotel na fit sa inyong wallet, lalo na kung solo traveler kayo, is pwedeng-pwede ko itong isuggest sa inyo. Kasi guys, good for solo traveler lang talaga siya. So, hindi siya pwede siguro for two or baka meron silang hotel na good for two na mas malaki dito. Yun lang, hindi ko siya kinuha. Kasi siyempre, solo traveler nga ako. And guys, yun nga pala, bago ko makalimutan, ito ay walang refrigerator. Pero, kompleto siya naman ng amenities. I mean, kompleto siya ng laman dito sa loob. Meron pa rin ng tubig, may kettle, merong blower, merong
tawag dito, may tissue. Tapos dito naman sa side na to is makikita nyo, mayroon dito, ayan o, oh, yung saksakan if ever na mag-charge kayo. Tapos dito, ayan yan. Para pwede nyo itong panight light, ganyan. Pero masyadong maliwanag, yan ginagawa ko is binubuksan ko yung mismong CR na ilaw and konting bukas lang ng pinto para yun yung aking gawing ilaw. Tapos guys, dito naman sa side na to, mayroon TV and dyan naman yung aircon. Sobrang lamig na aircon kasi isipin nyo, inverter yung aircon, tapos solo nyo lang yung room, tapos napakaliit pa ng room, kaya talagang lalamig talaga sa paligid nyo. Okay? So yun guys, maraming salamat sa panonood. Kaya kung gusto nyo itong i-book, yung link na sa ibaba, at kung sa Crook kayo magbubook guys, is makakakuha pa kayo ng additional 5% off. Medyo mura na doon, and magkakaroon pa kayo ng additional 5% off kapag ka ginamit nyo yung code ko, PaulIvan5Off. Applicable yan sa lahat ng bubook nyo sa Crook, mapa flights, hotels, and activities, mapa dito o sa ibang bansa nyo gagamitin. Kahit sa Pilipinas, pwedeng-pwede. So guys, maximum 500 pesos discount yan. Kaya kung tingin nyo, ay nakuha nyo yung copy na 500 pesos, gumamit na lang kayo ng separate email para mas okay, di ba? Para mas ma-maximize yung discount, okay? So yun guys, maraming salamat. Thank you for watching this video na quick review ko sa hotels, no, Lavender, okay? So yun lang, thanks!